New Year's Resolution. Welcome to Sitio Bangungot, ang channel kung saan maririnig nyo ang mga kwentong mula mismo sa mga tunay na taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanya nilang mga nakakatakot at nakapangingilabot na karanasan sa buhay, mapatungkol man yan sa multo, aswang, engkanto at iba pa. At siyempre, narito pa rin ang inyong lingkod na ngayon ay bumabati po sa inyo ng manigong bagong taon sa ngalan ng Sitio Bangungot. Tamang-tama para sa panahong ito ang kwentong hatid natin ngayong araw, mga kasityo, na mula sa ating napiling letter sender for today na itago na lang daw natin sa pangalang Juliana. Samahan niyo kung alamin kung ano nga bang kababalaghan ang bumalot sa kanyang New Year's Resolution. Eksaktong 5 taon na ang nakalilipas. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi Sir Jupiter, Happy New Year po sa inyo, pati na rin po sa mga taong bumubuo ng Sitio Bangungot, na halos araw-araw ko na rin po yatang kasama sa buhay. Lalong-lalo na kapag nagtatrabaho kami ng mga kasosyo ko dito sa aking maliit na kainan. Itago nyo na lang po sana ako sa pangalang Juliana, 30 years old, sumusulat mula dito sa Sampaloc, Maynila. Hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang isang karanasang nangyari sa akin. Eksaktong 5 taon na rin po ang nakalilipas. Ganitong-ganito rin ang panahon noon. Kabubukas pa lang ng taong 2018 nang mangyari sa akin ang pinaka-hindi ko na yata malilimutang karanasan sa buhay ko. Nagtatrabaho po ako noon bilang isa sa mga office staff sa IT department ng isang kumpanya sa Manila at kababalik ko lang din po noon mula sa aking Christmas vacation. Umuwi po kasi ako sa probinsya namin sa Bicol kung saan nakatira ang mama at papa ko, Sir Jupiter. At kulang-kulang 2 linggo rin yata akong naka-leave noon sa trabaho. Sa totoo lang, hindi naman talaga bakasyon ang dahilan kaya umuwi ako ng Bicol noon eh. Kinailangan ko lang talagang lumayo kasi ng mga panahong yun ay naranasan ko rin ang pinakauna kong heartbreak. Meron po kasi akong isang office mate na sobrang crush na crush ko ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Kaya lang nang umamin ako sa kanya, sinabi niya talaga sa mukha ko na hindi niya raw ako type. Gusto niya raw yung mga babaeng maalaga at hindi pabaya sa sariling katawan. Sa madaling salita, ayaw niya sa akin kasi mataba ako at hindi sexy. Yun na yata ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko, Sir Jupiter, na halos magpabaliw sa akin. Simula nang i-reject ako ni Alex ay lagi na talaga ako nung nagkukulong sa kwarto at nagmumukmok. Ginawa ko pa nga pong New Year's Resolution ang pagpapapayat noon. Kaya lang, Sir Jupiter, hindi ko pala kaya. Hindi ko pa rin maiwasang kumain, lalo na't marami kaming handa nung medianoche. Kaya bago pa ako bumalik sa trabaho noon, doble na halos ang timbang ko. Hanggang sa nung bumalik ako sa trabaho, sa sobrang desperado kong pumayat noon, lumapit ako doon sa isang office mate kong nagbebenta ng Bangkok pills o yung mga dietary supplements po na ang sabi niya, effective daw talaga bilang pampapayat.
Sobrang na-excite pa nga ako nung una, Sir Jupiter, kasi tatlong araw pa lang yata akong umiinom noon, nakita ko na agad yung resulta. Ang kaso after a week, pakiramdam ko biglang bumagal na yung proseso ng pagpayat ko, kaya sobrang na-frustrate ako noon. Naghalo-halo na lahat ng negativity ko sa katawan. Nilalamon na ako ng insecurities ko, lalo na nang isang beses ay nakasalubong ko sa office yung isa pa naming katrabaho na si Elsa. Nakatulad ko ay dabya na rin noon. Sa totoo lang ay mas mataba pa nga siya sa akin dati, pero nang magkita kami ulit, muntik ko na halos hindi makilala dahil sobrang payat niya na. Tapos nakita kong kausap niya yung kaopisina naming nagbebenta ng Bangkok pills. Kaya akala ko talaga noon, yung pills din ang dahilan ng pagpayat niya. Pag-uwi ko ng bahay, doon ko na naisip na gawin yung naiisip kong ideya. Nang gabing yun, Sir Jupiter, nilaklak ko lahat ng dietary pills ko na naging dahilan ng pagka-overdose ko. Galit na galit ang best friend at office mate kong si Charlene noon, Sir Jupiter. Kulang na lang, batukan niya ako. Mabuti na lang talaga at magkasama kami sa iisang apartment. Kaya nagawa niyang makahingi agad ng tulong on time, kundi ay mas malala sana ang inabot ko dahil sa katangahan ko. Umiyak lang ako noon sa harap ni Charlene. Sabi ko pa, akala ko kasi kapag ginawa ko yun, bigla na lang ding babagsak instantly ang timbang ko, tulad ka ko nang nangyari kay Elsa. Pero nagulat na lang po ako sa mga sumunod na sinabi sa akin ni Charlene noon. Sira, hindi mo ba alam hindi nagda-diet si Elsa? Ang usap-usapan sa office, ipinakulam daw yun ng baklitang si Rhoda kasi inagaw daw ni Bruha yung boyfriend niya. Hindi ko alam kung kasalanan ko o kasalanan ba ni Charlene na sinabi niya pa sa akin ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang pumayat si Elsa, Sir Jupiter. Ang alam ko lang, desperado na talaga akong matupad ang New Year's resolution ko ng mga panahong yun. Lingid sa kaalaman ni Charlene, Sir Jupiter, nang makabalik ulit ako ng office, walang pagdadalawang isip akong lumapit kay Rhoda upang humingi ng isang pabor. Rhoda, di ba may kakilala kang mangkukulam? Medyo nagulat pa si Rhoda nang bigla kong itanong sa kanya yon, Sir Jupiter. Muntik na sana siyang tumanggi kung hindi ko lang agad sinabing, may ipapakulam lang din kasi sana ako. Tinanong niya ako kung sino. Sabi ko naman, si Alex. Gusto ko kakong ipakulam si Alex para makaganti man lang ako sa ginawa niyang pangre-reject sa akin. Doon, nagkasundo agad kami ni Rhoda. Matagal na rin pala siyang naiinis kay Alex dahil pati siya nakaranas din ng diskriminasyon sa katrabaho namin yun dahil daw sa gender preference niya. Ayaw din kasi ni Alex sa bakla, kaya ipinahiyasan ito sa harap ng mga katrabaho namin nung nasa bakasyon ako. Eksakto. Last day na rin ni Rhoda nun sa trabaho dahil nag-file na rin pala siya ng immediate resignation dahil na rin nga po sa kumakalat na chismis sa opisina namin tungkol sa pagpapakulam niya kay Elsa. Hindi na po ako nag-overtime sa trabaho that day. Lingid sa kaalaman ng kaibigan kong si Charlene,
Pinuntahan ko kaagad yung address na ibinigay sa akin ni Rhoda kung saan daw nakatira yung sinasabi niyang mangkukulam na nagnangalan daw na Aling Deli. Hindi ko na po sasabihin ang exact location para na rin sa sarili kong proteksyon. Pero dito lang po yun sa may Bulacan. Maliit na bahay lang yun na nasa loob ng isang tagong compound. Maliit na bahay pero kapag titingnan mo ay para talaga siyang haunted house. Dahil bungad pa lang noon ay makakaramdam ka na agad ng eerie feeling. Para bang may dark aura na bumabalot sa bahay na yun, Sir Jupiter. Pero talagang matigas ang bungo ko eh, kaya tumuloy pa rin ako. Tao po! Talagang napaigtad ako, Sir Jupiter, nang bigla na lang pong may humagikik sa likuran ko. Hawak-hawak ko nga yung dibdib ko nung humarap ako dun sa matandang uugod-ugod na nakangisi pa sa akin nung time na yun. Wala nang intro-intro pa basta tinanong niya lang agad ako kung sino raw ang balak kong ipatumba. Si Alex po, yung salbahing office mate ko. Tumango-tango yung matanda sa akin. Hindi ko may alis ang tingin ko sa kanya, Sir Jupiter, kasi talagang nakakatakot siya eh. Lagas na lahat ng ngipin niya, talagang kulubot na ang mukha, Sir Jupiter. Meron din pong malaking kulay itim na balat sa kaliwang pisngi niya, natadtad ng balahibo at medyo nakakadiring tingnan. Yung mata niya magkaiba rin po ang kulay. Yung isa itim habang yung isa naman kulay abo na mamula-mula. Tulad ng sinabi sa akin ni Rhoda, isang hibla nga lang ng buhok ang hiningi sa akin ni Aling Deli. Yun lang daw ang kailangan niya para pahirapan ang kung sino mang nais kong ipakulam sa kanya. Kapalit ng pera. 5,000 piso. Yun ho ang eksaktong halaga ng hiningi sa akin ni Aling Deli bilang bayad sa ipinagagawa ko sa kanya na agad ko naman pong ibinigay kahit na halos yun na talaga ang last money ko para sa buwang yun. Umuwi ako ng gabing yun na sobrang kabado, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng ginawa kong pagpapakulam kay Aling Deli. Natatakot pa nga ako eh, kasi baka malaman niyang hindi naman talaga totoong buhok ni Alex ang ibinigay ko sa kanya, kundi buhok ko. Opo, yun nga ang ginawa ko, Sir Jupiter. Buhok ko ang ibinigay ko kay Aling Deli. Ipinakulam ko ang sarili ko sa pag-asang dahil doon, tulad ni Elsa, ay mabilis din akong mangangayayat at mawawala ang lahat ng kinaiinisan kong taba sa katawan ko. Ganun na po ako kadesperado ng mga panahong yun. Ganun na kagulo ang utak ko. Hindi ko akalain na ganun ang mangyayari sa akin dahil lang sa pag-ibig. Although naging very specific lang naman ako kay Aling Deli, ang sabi ko lang naman sa kanya, bigyan niya ng sakit na kaminapakulam ko hanggang sa mangyayat ang katawan nito. Tapos tigilan niya na. Medyo pinagtawanan pa nga ako ni Aling Deli dahil napakababaw ko naman daw gumanti kung ganun lang ang gusto kong ipagawa. Ang sabi ko naman, gusto ko lang naman kasing turuan siya ng leksyon. Sabi naman ni Aling Deli, ako raw ang bahala. Ako naman daw ang masusunod dahil ako ang nagpapakulam. Sobrang bilis ng naging epekto ng pangungulam sa akin ni Aling Deli, Sir Jupiter.
Eksaktong hating gabi na yata yun nang bigla akong magising dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Dali-dali akong tumakbo noon sa banyo at sumuka ako ng sumuka. Mayat maya rin ho akong nagdudumi noon, Sir Jupiter, at nangyari sa akin ang ganun sa loob ng 2 linggo. Hindi ko nga rin alam kung papaanong kinaya ng katawan ko yun eh, pero parang isang himala ang nangyari sa akin dahil sa wakas, Sir Jupiter. Natupad ko rin ang New Year's resolution ko. Bago matapos ang buwan ng January taong 2018, umayat na talaga ako. Sa maniwala man kayo o hindi, mula sa timbang na 200 pounds, naging 140 pounds na lang ako. Sobrang saya ko, Sir Jupiter, nang sa wakas ay na-achieve ko na rin ang pinaka-aasam-asam ko noong hourglass body. Hindi naman na nagtaka ang mga katrabaho ko dahil nakita naman nila kung paano ako nahirapan sa sakit ko sa loob ng 2 linggo. Sabi ko kasi sa kanila may ulcer ako at nagme-maintenance kaya madalas na masama ang pakiramdam ko. Pero finally, tapos na rin ang paghihirap ko dahil alam kong titigilan na ni Aling Deli ang pangungulam sa akin ngayong payat na ako. Kaya lang po, mukhang nagkamali pala ako doon. Pagkatapos ko po kasing pumayat, Sir Jupiter, eh nagsimula na rin akong maengganyo sa mga online dating sites kung saan ako ang nakahanap ng lalaking pwede kong makadate. Hindi naman po ako nabigo, Sir Jupiter. Dahil hindi nagtagal, ay nakahanap agad ako ng makakadate ko. Sobrang excited ko pa nga nun eh. Pinaghandaan ko talaga ang gabing yun. Pero hindi ko akalaing doon na pala magsisimula ang tunay na kalbaryo ko. Dinala ako ng kadate kong itago na lang po natin sa pangalang Joe na isang PhilAm National sa isang magandang restaurant. Mabait si Joe, Sir Jupiter. Dati raw kasi siyang missionary nung medyo bata-bata pa siya. Sosyal, elegante at halatang mamahalin yung lugar na pinagdalhan niya sa akin. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain ni Joe, Sir Jupiter, nang makaramdam ako nang bigla ang pananakit ng tiyan. Napaigik ako sa sakit. Naramdaman kong parang may tumutusok na karayom sa loob ng sikmura ko. Lalong-lalo na sa mga bituka ko, kaya halos hindi ko magawang huminga dahil sa sakit. Kahit si Joe na taranta bigla't hindi alam ang gagawin. Inaya niya akong magpunta na agad ng ospital noon at pinilit ko namang tumayo. Hawak-hawak ko pa nga ang kamay ni Joe, Sir Jupiter, nang bigla na lang sumabog ang suka ko sa harap niya. Lahat na po yata ng kinain ko, Sir Jupiter, na isuka ko na ng mga sandaling yun. Tapos ang nakakahiya pa, sobrang baho ng amoy nun. Pero kahit na ang tagal ko ng sumuka, hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ko. Kaya tumakbo na ako palabas ng restaurant sa sobrang hiya. Nung nakalabas na ako, Sir Jupiter, doon naman ako inabot ng pagdudumi. Opo, nakakahiyamang aminin talagang napadumi ako sa labas ng mamahaling restaurant na yun, Sir Jupiter. Mabuti na lang talaga at doon ako sa may rare exit dumaan. Sa tapat mismo ng parking area kung saan ako nakakita kanina ng CR. Hindi ko nga alam kung open ba for customers ang CR na yun eh. Basta pumasok na lang ako doon at naglinis
ng sarili. Iyak ako ng iyak noon, Sir Jupiter. Kung kaya ko lang magpalamon sa lupa, ginawa ko na. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa ibang tao paglabas ko ng CR na yon, dahil kahit naman naglinis na ako, amoy na amoy ko pa rin yung napakasangsang na amoy mula sa sarili kong suka at dumi na dumikit na sa balat ko. Sapu-sapo ko ang mukha ko at umiiyak pa rin ako nang maramdaman kong sumakit bigla ang ngipin ko, Sir Jupiter. Sobrang kirot nun kaya kinapa ko ng dila kung ano ba yun. Nagulat na lang ako nang maramdaman kong may malaking butas na yung bagang ko, tapos parang may something akong nararamdamang gumagalaw mula doon. Pagtingin ko dun sa salamin, sa may ibabaw ng sink, halos mabaliw ako, Sir Jupiter, nang makita kong may lumalabas na uod dun. Uod na kulay puti, mataba, tapos nakakadiri. Lumalabas talaga siya galing sa butas ng bagang ko, Sir Jupiter, kaya talagang napasigaw na ako. Tarantang-taranta kong tinawagan nun si Charlene, mabuti na lang at nasa bahay lang siya nun. Malapit lang din naman sa apartment namin yung restaurant na pinagdalhan sa akin ni Joe, kaya in less than 20 minutes, nakarating na sa wakas si Charlene. Binigyan niya ako ng pambihis tulad ng sinabi ko sa kanya. Tapos isinakay niya na ako sa kotse niya at akmang dederecho na sana siya sa ospital, Sir Jupiter, nung bigla ko siyang pinigilan. Wag, lalong lalala to kapag dilalam ako sa ospital. Itong address na to, dito tayo magpunta. Ibinigay ko kay Charlene yung address kung saan nakatira si Aling Deli. Pagpunta namin dun, Sir Jupiter, sobrang gulat namin ang abutan namin dun si Rhoda. Kahit po si Rhoda nagulat nang makita niya yung itsura ko. Doon ko ipinaliwanag sa kanila ang lahat. Sinabi kong hindi naman buhok ni Alex ang ibinigay ko kay Aling Deli, kundi ang buhok ko. Sinabi ko rin po yung rason ko, Sir Jupiter, kung bakit ko ginawa yun, kaya galit na galit din sa akin si Rhoda. Kaya lang ang ipinagtataka ko, bakit kinukulam pa rin ako ni Aling Deli, itapos na naman na ang usapan namin nung una. Malinaw naman ang naging instruction ko sa kanya. Pero dun ko nalaman, Sir Jupiter, na sinabi pala ni Aling Deli kay Rhoda na mababaw lang ang pagpapakulam na ipinagawa ko kay Alex. Kaya itong si Rhoda, nagbayad pa ulit kay Aling Deli para kulamin ito ulit ng mas malala. Sabi ko naman, ayos lang naman sa akin na nagkamali si Rhoda dahil kasalanan ko naman ang nangyari. Basta't bawiin lang nila sa akin ang kulam. Kaya lang, Sir Jupiter, halos manghina ako sa isinagot sa akin ni Aling Deli. Hindi na pwede. Nabulungan ko na ang buhok mo, Juliana. Hindi na rin pwedeng bawiin ni Rhoda ang kulam dahil lang hiniling niya sa akin ay kamatayan. Ang buong akala ko noon, Sir Jupiter, yun na rin ang magiging katapusan ko. Akala ko po dahil sa sobrang kagustuhan kong matupad ang inaasam ko, buhay ko na ang magiging kapalit nun. Mabuti na lang, nakahanap pa kami ng solusyon. Meron pa kaming isang nalapitang manggagamot, Sir Jupiter, na sobrang galing. Si Kuya Permin. Meron lang pong nakapagsabi sa amin na magaling daw pong antingero si Kuya Permin.
Tubong Batangas po siya, Sir Jupiter, kaya lang hindi naman talaga siya manggagamot. Naawa lang po siya sa akin kaya nagpasa siyang tulungan ako. Ngayon lang daw po kasi siya nakarinig ng kasong nagpakulam mismo sa sarili. Nung nagpakonsulta po kami sa kanya, pinabili niya po ako ng isang buong baboy. Tapos yun pong bulong na ipinataw sa akin ni Aling Deli na gawa niyang patalbugin dun sa baboy na kinabukasan din po pagkatapos ng naging gamutan namin ay namatay sa mismong karapan namin. Wala rin po yung naging masamang epekto kay Roda bukod na lang po kay Aling Deli na halos isang buwan din yatang hindi nakatayo. Para daw pong pinompyang ang ulo niya nung kinontra ni Kuya Permin yung kulam niya. Mabuti na lang po at hindi sila nagalit sa akin pagkatapos ng nangyari sa amin. Pagkatapos noon, Sir Jupiter, sa tunay na doktor naman ako lumapit. Nanghingi ako ng professional na tulong para sa aking mental health na alam kong sobrang nayanig na ng mga panahong yun. Mabuti na lang po at nakarecover ako. Sa totoo lang ay bago pa lang po talaga akong bumabangon, Sir Jupiter, dahil 5 taon pa lang din naman ang nakakalipas buhat ng mangyari yun sa akin. Pero masasabi kong kumpara noon ay mas maayos na ako ngayon kahit papaano. Sa totoo nga lang po sa ngayon ay hindi na rin ako nagtatrabaho sa company. Nagbukas na lang ako ng sarili kong negosyong kainan sa tulong na rin ng 1-year boyfriend ko ngayon at ng mga empleyado kong tinatawag ko bilang mga kasosyo. Gusto ko nga sanang banggitin ang pangalan ng kainan ko dito sa may Sampalo kaya lang sobrang nakakahiya itong kwento ko kaya huwag na lang. Sana po ay nagustuhan ninyo ito kahit papaano. Maraming salamat po sa pakikinig mga kasityo. Muli ito po si Juliana. Hanggang dito na lamang po. At ngayon, oras na para sa ating New Year Shoutout Portion. Shoutout kay Maria Cristina Gonzaga, Jez Toledo, Emerson's Random Videos, Peachy Pink, Hens Virgo, Naj Garcia, Plurie, Jeffrey Batobalonos, Chubby Ara at kay Marivic Gulano. Basahin naman natin ang ilan sa mga komento mula kina Kali at Jazz Bella. Sabi ni Kali, maraming salamat sa bumubuo ng sityo Bangungot, pampawi ng lungkot sa kagaya kong OFW na malayo sa pamilya. More blessings to come po sa inyo at sa inyo rin. Sabi naman ni Jazbella, good evening Sir Jupiter, always listening po sa sityo Bangungot at kwentong takip silim. Maraming salamat po sa magagandang story. God bless and more power. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Bumabati ng Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat.